magandang balita para sa mga Pinoy na nag-aasam makapagtrabaho sa Europa. Magbubukas po ang Austria ng nasa 500 posisyon kada taon. Kung saang mga sektor yan, alamin sa Balitang A to Z ni Kim Salinas. That's what I'm looking for, yung opportunity na yung qualifications ko is kumbaga pasok. Mas malaking sahod. Ito ang hanap ng first-timer na OFW applicant na si Joy na sumadya ngayong araw sa Department of Migrant Workers. Bagamat isang regular na teller sa bangko dito sa Pinas, nagbabakasakali siyang makahanap ng mas magandang oportunidad sa ibang bansa. Hindi siya makasabay sa pagkain, sa inflation. Mahal ng bigas ngayon, ang mahal ng pamasahe, di ba? Cost of living is... it's not proportionate dun sa kinikita. Kaya good news para sa tulad ni Joy na nagnanais makapag-abroad dahil magbubukas ng mga trabaho para sa mga Pinoy ang bansang Austria. Kanina nagpirmahan na ang DMW at Austria government ng kasunduan ukol rito. Through this agreement, we aim to facilitate the deployment of Filipino professionals and skilled workers to Austria in a manner that is safe, ethical, sustainable, and mutually beneficial. Aabot sa 500 posisyon kada taon ang kakailanganin ng Austria dahil sa kakulangan ng kanilang professional at skilled workers. There might be the possibility that we have approximately 500 Filipinos coming to Austria per year for the coming years. For mainly, of course, engineering, IT, healthcare, and tourism. This number will increase within the next 15 years, probably up to 400,000-500,000 because of the demographic trends we have in Austria. Magandang oportunidad dito sa mga naghahanap ng malaking sweldo abroad dahil posibleng umabot ang sahod sa 120,000 pesos kada buwan. The minimum wage is in starting I think there's only one or two parts of the economy beyond 2,000 euros a month, 14 times the year, and going up depending on the qualification and depending on the kind of job. Tiniyak naman ng gobyerno ng Austria ang kaligtasan ng bawat Pilipinong magtatrabaho dito sa pamamagitan ng isang labor chamber. At the moment they are employed, they are officially member of this chamber. So when there is need, of course, every worker can immediately approach the legal advisors from this chamber of workers. And I'm happy that there is also the working or labor attaché. Sa pahayag pa ni DMWOIC Hans Leo Kakdak na may posibilidad na buksan ito sa mga Pilipino na na-repatriate mula sa Sigalot sa Israel. May possibility kung gusto nila, but again, the choice is all left to them. At this stage, ang mahalaga, they've just returned, so at this stage, what's important is they should be with their families. Sa pinakahuling datos ng DMW, tinatayang mayroon ng mahigit 5,800 na OFW sa Austria. Para sa Balitang A to Z, Kim Salinas.